Kung natatanda ninyo, meron isang kasambahay nung araw, nagngangalang Bonita Baran. Yung amo, yun, mag-asawa rin, Chinese, of Chinese descent. Pinapunta ko rito, nung unang, pangalawang termino ko bilang senador, pinlansya po yung muka ng kasambahay. At nagsinungaling dito sa committee. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay nila yung among yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupunta ninyo. At seryoso ako dito. Seryosong seryoso ako rin sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayo magsinungaling. Ngayon pa lang, parang sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, isa, dalawa pandinig, ay kung gugustuhin ni Senator Tolentino. Dali mo yung mga anak mo. O isang anak mo na hindi minor de edad. At yung ibang witnesses. Yung si Senator Tolentino, yung nagdodong. Para malaman natin buong katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisunukaling kayong dalawa, pakukulo ko kayo. Maniwala kayo. So, sobrang nalulungkot ako kasi yan po, isa po din akong kasambahay. Isa po akong kasambahay, nabubuhay kami dito sa pagtatrabaho, nitong trabaho ko. So nakakalungkot yung nangyayari kay Ate Irvi. So nararamdaman ko talaga yung nangyayari sa kanya bilang isang kasambahay. Sobrang sakit sa puso, sa pagkatao. Sobrang sakit lang naman din. So, ayun na nga guys. Sana mabigyan siya ng hostesya talaga na makamit niya yung totoo na nangyayari sa kanya kasi hindi talaga biro ang magiging kasambahay. Oo. So, naging kasambahay din ako. Naranasan ko magkasambahay sa Pilipinas hanggang sa napunta na ako dito sa abroad. So, ang hirap niya talaga. Lalo, mahirap yung trabaho tapos sasaktan ka pa, diba? Sobrang nakababa na ng pagkatao. Kasi, yun nga, aminin natin, yung mga, may mga amo talaga na maliliit yung tingin sa atin dahil ganun lang yung trabaho. Ganun lang yung trabaho, kaya kaya nilang gawin yung akala nila ganun lang. Yun, darating talaga yung isang karma na mangyayari talaga sa'yo. So, ayan nga, gusto kong sabihin na sana makamit na yung hostesya para sa kanya, sa nangyayari sa kanya. Para hindi tularan nila. Dapat lang Ate Elvie, so sana makakita ka ulit kahit isang mata nila.